para matanggal yung mga problema natin na kinakaharap sa mundo, kasi sobrang daming nangyayari sa paligid natin or sa mundo natin ngayon. So kailangan natin yan, kagaya ni Wamus, para magpasaya sa atin. So hi guys, welcome back to my channel again. This is Miko from Miko Chong. If you are new here, please don't forget to subscribe and click nyo na rin yung bell notification para ma-notify kayo kung meron bagong i-upload sa aking YouTube channel or bagong i-review sa aking YouTube channel. So for today's video, alamin natin kung magkano nga ba ang estimated sahod ni Wamus Cruz. Si Kim Wamus Cruz. So si Wamus Vlog ay sumali din dati sa Philippine Idol 2019. So kumanta siya doon ng Turete sa audition niya. So guys, ngayon may vlog na siya, and alamin natin kung magkano nga ba yung kanyang estimated sahod sa kanyang YouTube channel. And the source is public, so yun ay Social Blade site. So i-review na natin yung data doon sa Social Blade site. So guys, without further ado, alamin natin yung sahod ni Wamus Vlog sa kanyang YouTube channel. So let's jump into the video. Okay guys, andito tayo ngayon sa Social Blade account ni Master Wamus or ni Wamus Vlogs. So meron siyang uploads na 16 uploads and subscribers na more than 49,600 subscribers and video views na more than 919,278 video views overall sa kanyang YouTube channel. And country PH or Philippines, child type hindi pa nalagyan, user created last January 18, 2020, so bago lang sa pag YouTube. And total grade B negative, and Social Blade rank nasa 398,947 rank, and subscriber rank naman nasa 558,942 rank, and video views rank nasa 4,464,515 rank, and country sa Pilipinas na rank nasa 4,732 rank, and channel type hindi pa nalagyan kung ano nga ba yung kind of channel na gusto niya. Pwedeng comedy, pwedeng entertainment, pwedeng people. Okay, so titingnan natin yung kanyang subscribers count for the last 30 days, kung ilan nga ba nadagdag na subscribers sa kanya nung nakaraang buwan. Meron siyang subscribers na nadagdag na 22,900 subscribers or 169.4%. So it means nag-green yung kanyang subscribers count. So it means tumaas yung kanyang subscribers count for the last 30 days. And video views for the last 30 days, meron siyang 686,754 overall video views sa kanyang YouTube channel or 419.8%. So it means tumaas din yung kanyang video views for the last 30 days. Okay, so titignan natin yung kanyang daily estimated earnings, so magkano nga ba yung kinikita niya arawan sa kanyang YouTube channel. So makikita nyo dito may date, nakalagay date, and subscribers and video views and estimated earnings. So ito nung October 18, meron siyang nadagdagan na subscribers na 600 plus. Total is 31,200 subscribers and video views na more than 409,361 video views and nagdagdag ng 8,965. And yung estimated earnings niya, meron siyang 2 US dollar and maximum niya is 36 US dollar. So guys, ito yung pinapakita dito sa daily estimated earnings niya nito is hindi talaga binabasihan or most probably estimated lang kasi. So hindi natin masasabi na 2 dollars lang nga ba yung nakuha niya or 36 sa maximum. But again, mostly kasi nung estimated ng Social Blade is hindi siya gaano nagtutugma sa actual amount ng kinikita ng isang vlogger. So mapapansin natin dito mga first 1 week niya nung start nung 18 papuntang 25, medyo mababa yung kinita niya. But again, nung nag-start siya ng 26 may kinita siya na 10 US dollar and maximum niya is 167 US dollar. And nung 27 nag-12, so dito yung tumaas yung kanyang video views din and kita. So nadagdagan siya dito ng subscribers na more than sa 27, nadagdagan siya ng 1,700 subscribers or 39.1 subscribers, 39,100 subscribers and video views na total na 599,000
505. So medyo mataas yung kinita niya dito. So abot siya ng 196 sa highest. And on 28, malaki din, nag-green siya ng 23 to 370. So mataas yung kinita niya. And nung pababa, nung 30, ngayong October 30, tumaas sa 49 sa lowest niya. And sa highest, 782. So ayun guys, yung kanyang daily estimated earnings. So ito guys is hindi talaga siya accurate yung kanyang kinikita dito. So okay, yan yung kanyang graph or ano niya sa kinikita niya. Okay, so daily average, weekly average, and monthly average, kung magkano nga ba yung estimated sinahod niya kabuuan. So daily average, meron siya $6 sa lowest, and sa highest meron siyang $92. And weekly average, meron siyang $40, maximum $641. And last 30 days yung sinahod ni Wamos Vlogs sa kanyang YouTube channel na nakaraang buwan, sa lowest meron siyang $172 and maximum $2,700. So nagdagdagan siya nung daily average, nagdagdagan siya ng subscribers na more than 764 subscribers, and video views na more than 22,892, and weekly average nagdagdagan siya ng plus 5,000 subscribers, and more than 5,000, and video views na 160+. Okay, so dito na kita guys, sa monthly naman, nadagdagan siya ng views na 686,754. So laki ng kanyang estimated earnings. But again guys, ito ay isang estimated earnings lamang, at hindi natin talaga alam kung gaano talaga yung eksaktong nakukuha niya or sinasahod niya sa kanyang YouTube channel. But again, binibigyan lang tayo ng idea ng Social Blade kung magkano nga bang pwedeng kitain ni Wamos Vlog sa kanyang YouTube channel. Yung monthly estimated earnings niya, i-times natin sa 47 para makuha natin yung kanyang peso sahod sa kanyang YouTube channel. So kuha lang tayo ng calculator para i-times natin. So yung pinapakita dito guys sa Social Blade, hindi siya ganun ka accurate sa actual na sinasahod ng isang vlogger. Ang most probably dito, yung estimated earnings niya is medyo magbase lang tayo dun sa lowest and sa kalagitnaan. Hindi talaga siya nagma-maximize. But again, alamin lang natin or ita times natin yung kanyang monthly estimated earnings kung magkano nga ba. So start muna tayo sa lowest. Meron siyang $172 times 47. Meron siyang 8,084 pesos sa kanyang lowest estimated earnings, sa kanyang monthly estimated earnings. And sa highest, meron siyang $2,700 times 47. Meron siyang 126,900 pesos sa kanyang highest monthly estimated earnings. So guys, alam natin na wala pa siyang 1 year. So most probably baka magulat kayo na bakit may estimated earnings na si Wamos, kasi wala pa siyang 1 year. But again guys, itong Social Blade is nakabase lang siya sa estimation ng video views and ads na lumalabas. So kung anong count doon ng views niya ng Social Blade, doon na binabase. And kahit na hindi ka pa monetize o hindi ka pa kumikita, may estimated earnings na talaga si Social Blade na site na ito. So itatry mo natin i-times yung kanyang yearly estimated earnings. So meron siyang 2,100 sa lowest yearly estimated earnings, and sa highest meron siyang $33,000. So start muna tayo sa $2,100 times natin sa 47. So meron siyang 98,700 pesos sa kanyang lowest yearly estimated earnings. And sa highest naman, titingnan natin, meron siyang $33,000 times 47. Meron siyang 1,551,000 pesos sa kanyang highest monthly or yearly estimated earnings. Yearly na pala tayo guys, yearly estimated earnings. So ganyan kalaki yung kanyang estimated earnings sa kanyang YouTube channel. And guys, si Wamos ay isang komedyante, and kumanta nga siya sa Philippine Idol. So sumali siya doon, so tungtuwa si Mayra sa kanya. So pinakita doon yung kalukuhan niya sa Pinoy Idol or sa Philippine Idol. So ayun, and ngayon nagkukulab sila ni Team Sawyer sa mga video nila. So kung mapapansin mo, si Wamos ay talagang
tuwang-tuwa yung mga tao. So pwede siyang pasok na pasok siya sa pagiging komedyante. So yun yung mga type na itsura na sisikat sa pag comedy. Kasi nga yung mga tao kasi gustong-gusto ng mga tao na napapasaya kasi nga sobrang daming problema sa mundo, nangyayari sa mundo. So kailangan tao manood ng mga ganitong comedy para at least mag-relax din and you know, para matanggal yung mga problema natin na kinakaharap sa mundo kasi sobrang daming nangyayari sa paligid natin or sa mundo natin ngayon. So kailangan natin yan kagaya ni Wamus para magpasaya sa atin. So ayun lang guys, kung gusto niyo support yung channel ni Wamus, don't forget to subscribe and click nyo na rin yung bell notification ni Wamus para ma-update kayo kung meron siyang bagong i-upload sa kanilang YouTube channel. And kung gusto niyo din yung support yung channel ko, so subscribe nyo din and click the bell notification para ma-notify kayo kung meron kong bagong i-review sa aking YouTube channel. So kung meron kayong ipapareview or ipapareact, please comment down below. Kung gusto nyo din magpa-shoutout, please comment down below. Babasahin natin and i-shoutout ko kayo sa next video ko na gagawin. So ayun lang guys, thank you for watching and thank you for supporting my channel. So road to 50,000 subscribers na tayo. Sana maka 50,000 ako by the end of this year. So ayun lang guys, thank you for watching and see you on my next video. This is Miko at peace. Yo.